나왔다는 목소리네. 이건 잡았어요! Mukhang kakaibang lalaking ito, ha. Sobrang lakas niya, hindi siya tinatablan ng electric shock. Mukhang pinapagod ako ng isang ito. Kailangan matapos ko na ang labang ito. Pero paano ko magagawa yon? Ginagamitan niya ako ng kakaibang lakas. Anong gagawin ko? Ako, lakot na! Peace, man. Natalo ko siya. Okay ba? Ang galing mo. Pero tinakot mo ako dun, ah. Wala na akong ibang maisip na paraan na gagawin ko. Kaya tinapos ko na lang siya. Magandang ensayo yan sa'yo. Pero sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Mukhang hindi mo siya napuruhan, ha? Patulog mo lang siya. Bakit, Genji? Pasensya ka na, Banchan. Inaalala ko pa rin kasi si Shido. Pero kung pupunta ka doon na mag-isa, magiging delikado ang buhay mo. Alam mo, kapartner ko siya kasi dati. Kasalanan ko kaya kanya hinahabol. Nadamay ka tuloy dahil sa akin. Tinalikuran ko kasi ang dating gawain ko. At hinayaan ko silang lahat na makalabas ng Mugen City. Ang pugad na kasamaan. Ang Mugen City. Doon ko nakilala si Shido. Kakaiba siya kay Kasuki. Nag-iisa lamang siya noon at wala siyang mapuntahan. Kaya naisipan niya pumasok kay Akutsu. Manda! Hindi siya masamang tao. Para wala kang nakalala kayo ni Shido noon. Lagi malungkot at nag-iisa. At pareho rin ang naging kapalaran namin noon. Kaya nalulungkot ako pag naaalala ko ang aming nakalipay. Kumbanda ka, katapusong ko! Tumakbo ka habang may pagkakataong pa din, hindi ka sasantoy na sandado ko ito! Sa pagkakalam ko, may nagalipan mo ay ang Mugen City. Kaya hindi ka taktaka. Na napakainam mo sa labanan dahil ang mga nakakalaban mo noon ay mga walang kwentang katulad mo! Akala mo lang yung tanda. Humanda ka! Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang galit mo! Kahit mamatay ka pa ngayon, walang balon
na doka. Ano yun? Narinig ko ang boses ni Shido. Ano? Pakihawakan mo na. Sandali lang ako. Ha? Ha? Mozart, huwag kang aalis dyan, ha? Teka, sandali lang! Madoka, saan ka pupunta? Madoka! Ano ba kasing ginagawa mo? Saan ka ba pupunta? Si Shido ay... Ano? Heaven, alam kong si Shido ay isa sa mga kaaway natin. Pero... Naiintindihan kita. Nasaan na kaya si Shido? Kanina pa tayo naghahanap ah. Sandali, Genji. Bakit? May tanong ako sa'yo. Si Shido ba na tinutukoy mo ay may maraming alagang hayop? Oo. Nasisiguro mo ba talagang naninirahan ito sa Mugon City? Bata pa lamang ako, doon na kami nakatira sa Mugon City. Pero si Shido dumating doon, walang taon na ang nakalilipas. Tingin ko kaya siya tumira doon para magtago. Bakit mo naman itanong yan? Ban! Inchi! Heaven? Madoka! Ba't nandito ka? Kanina pa niya kasi ako pinipilit na may hahanapin siyang tao na ang pangalan ay Shido. Totoo ba yun? Madoka, bakit mo hinahanap si Shido? Sabihin mo! Magbuhat ako din si Madoka. May tuturo mo ba sa akin kayo kung saan matatagpuan si Shido? Oo. Magaling, halika na. Bilisan mo, Genji! Hoy, halika na nga! Ha? Shido. Tanong ko lahat ng ito. Kalabanin na lang natin siyang tatlo. Sa pananalita mo, mukhang natalo niyo na ang kapatid ko. Nakakaawa nga ang lagay niya eh. Kumanda kayo! Tungkulin kong ipagkikante ang kapatid ko. Kahit natatlo pa kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Walang saysay ang lakas Diyos na taglay kong kapangyarihan. Tamahimik ka na! Shido! Labang ko lang mag-isa to. Kaya huwag kayong makikialam. At ikaw, Ban? Ano? Kumanda ka at paluhorin mo ko. Tingnan mo ang huling kapangyarihan ko. Sinisiguro sa pakiba ang makikita mong lakas. Sige! Pare-pareho lang yan! Magtulong-tulong makay tatlo! Hindi! Katapusan mo na ngayon! Akala mo makakatakas ka sa akin, ha? Etong sa'yo! Mantis Star Squall! Katapusan mo na ngayon! Shido! Ganun lang yun? Paniki! Nawala siya! Magpakita ka sa akin! Hindi mo ako makita. Yan ang tinatawag na shadow magic. Hanapin mo ko, tanda! Ang galing! Magandang galaw yung Maki Boy. Nakita mo naman siguro ngayon, Ban, kung gano'n ako kalakas. Tatapusin na kita! Huwag mong gawin niya, Shido! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang patayin, kahit na alam mong isa siyang masamang tao. Pakiusap. Shido! Ang galing mo pa rin hanggang ngayon! Ikaw lang eh. Nandito naman ako kung kani-kanino pa sumasama. Anong masasabi mo, Ban? Hindi mo ako kaya laban ang paglagseryoso na ako. Sinwerte ka lamang ngayon. Pwede ba, Ban-chan, huwag na kayo magtalo. Tama na, ha? Likas na kalaban ko nga talaga tong si Ban. Teka, Shido, anong ginagawa mo? Saka mo nalang malalaman. Hoy, teka sandali lang, saka pumunta, hoy! Shido! Patawarin niyo kami. Ha? Yun kasing aso ni Madoka na si Mozart, kinuha yung violin at itinakbo. Oo nga, kasi habang naglalaro kami kanina, may narinig siyang pito tapos bigla na lamang siya tumakbo na dala-dala yung violin. Puisit ka
yung pumito kanina! Sido. Kasalanan mo ito. Humanda ka sa akin, Sido. Kailangan ko ulit makuha ang violin na yun. Sa tingin ko, hindi na. Ah? Salamat sa inyo. Sa tingin ko, may dahilan si Sido kaya niya ginawa ang bagay na yun. Ganun pa man, maraming salamat sa tulong ninyo. Iba na lang ang gagamitin kong violin para sa aking patatanghal mamaya. Ano? Teka, sandali lang. May oras pa naman para makuha namin ulit yun eh, di ba? Nakakalungkot talaga kapag nawala ang paborito mo. Pero ayos lang, maiintindihan ako ng teacher ko. At isa pa, kung magaling na ako sa pagpapatutog ng violin, hindi ko na kailangan magpaturo sa kanya. Kaya ko na mag-isa, hindi ba? Tama ka, Madoka. Ay, bakit nagkaganon? Ngayon lang kumalpak ang misyon namin. Hindi pa kami mababayaran. Saan na kami kukuha ng pangkain ito? Huwag kang mag-alala, Van. Babayaran ko pa rin kayo kahit na hindi niyo ito nakuha. Talaga? Oh, bigla kaya tayong lumakas nang marinig kung babayaran niya tayo. Kasi baka kakain na ulit tayo ng masasarap. Ikaw talaga, pagkain kagad ang nasa isip mo. Sa'yo. Sigurado ka na? Mozart, saan ka galing? Ikaw na naman, Maki Boy. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako naparito para sa'yo. O, ba't talagang ginagalit ako? Ikaw ba si Madoka? Oo, ako nga. Narito ako para isorry ko sa'yo. Napag-isip-isip ko kasi na mas kailangan mo ang yun na kaya isinasauli ko na ito sa'yo. Hindi ito naralakit kaya ako. Mapatawad na sana ako. Pinapatawad na kita. Sido, saan ang punta mo ngayon? Hindi ko alam. Gusto ko lang siguro na makakasama tulad nating dalawa dati. Kaya ako pumasok bilang bodyguard ni Yakutsu. Pero ngayon umalis na ako sa kanya. At wala na ako matutuluyan pa. Kaya mas mabuting umalis na ako dito. Sido! Paalam. Sido, sandali! Kung wala ka ibang gagawin ngayon, maaari bang pakinggan mo muna akong tumugtog ng violin? Isama mo na rin ang mga kaibigan mo. Teka lang! Hindi pwede yun! Mga hayop ang kaibigan yan eh! At bawal magpapasok ng mga hayop dito. Oo nga! Baka magulong ka lang. Hindi ako maguguluhan, Sido. Basta ba hindi sila lalapit sa stage, makakatugtog ako. Kumusta na po ang lagay nyo, Ginoong Visconti? Maayos na. Hindi na sana kayo bimiyahe ng ganito kalayo. Sabi naman ni Senyorita Madoka, kaya niya pumunta ng Italy anumang araw na gustuhin niya. Hito niyo sandali! Bakit po, Senyor? Narinig ko na. Huh? Tumutugtog na si Madoka. Teka, ano ito? Di mo ba naiintindihan, Manili? Yan ang musikang gusto ko. Napakaganda ng tinugtog mo, Iha. Ang pagtatanghal mo kagabi ay maganda. Pero mas nagustuhan ko yung pagtatanghal mo kasama ang iyong mga kaibigan. Talaga po? Ang akala ko'y huling paglalakbay ko na ito. Dahil sa malubhakong sakit, akala ko'y hindi nasasayang muli ang aking buhay. Ang musika mo lang pala ang siya makapagpapalakas sa akin ulit, Iha. Salamat po. Ako dapat magpasalamat. Kakaiba talaga ang musika mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong kagandang musika sa tanang buhay ko. Ah, Iha, teka lang. Bakit parang tulala ka dyan? Ako po? Oo, ikaw nga. Kasi po, Umiibig ka ba? Tama ba ako? Po, Hindi po!
Yan ang paborito ko. Musika ko yan. Ba't yan ang tinutugtog niya? Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang tinugtog ko sa nanay ko nung una kong pagtatangal. Ha? Sandali. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Huwag mo akong tignan ng ganyan. Pwede ba? Para awa mo na. Paawa ka sa akin. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Hindi! Huwag! Huwag mo akong titignan ng ganyan! Huwag! Tapos na ang misyon natin. Ayos na! Ang ganda ng panaginip niyo, no? Hindi rin pinaligtas ni Masi Akutsu. Wala na akong pakailam dun. Basta ako tahimik na ako at wala na mga istorbo pa sa akin dito. Shido! Tapos na bang trabaho mo? Oo. Bakit ka narito? May gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Bakit mo naman naisipang patirehin ako dito? Kasama pa ng mga alaga ko. Bakit hindi ka ba masaya dito? Hindi naman sa ganun. Ang totoo nga, masaya ako dito ngayon. Madoka. Bakit? Kailan ka pa nabulag? Pinanganak na akong ganito. Walang nakikita ka naman. Kaya ang ginagawa ko, ini-imagine ko na lang. Wala akong ideya kung gaano kaganda ang kapaligiran. Sa pamamagitan ng aking pandinig, nakakalikha ako ng magagandang musika. At tinutugtog ko yan sa aking violin. Madoka. Ano yun? Maaari bang tumugtog ka ng violin?